Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay Malasakit at Pag-asa para sa Lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon, sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love, Lynn Angeles. Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay Malasakit at Pag-asa para sa Lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon, sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love, Lynn Angeles. Dito na po ang programang katuwang ninyo kasama si Lynn Angeles. Aksyong nais, solusyong wais. Angeles ay bising-bising maghubot sa lalawigan at sa bayan. Aksyong ang nais, Lynn Angeles ay bising-bising magsebisyo sa malaming mag-alap na solusyong wais. Lynn Angeles ay bising-bising. Muli sa lahat ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque, gayon din sa ating mga kababayan sa labas sa ng lalawigan, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programa sa loob at labas ng bansa, magandang araw po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Lynn Angeles, kasama nyo sa isa na namang oras ng pagkikipagkwentuhan dito sa ating programa, Love, Lynn Angeles. Samahan niyo po ako sapagkat magiging maganda po ang ating talakayan ngayong araw na ito, dahil ang ating topic ay talagang mahalaga, lalo na sa mga panahong ito, at meron din tayong panauhin na tutulong sa atin para magkwentuhan ng mga naging paglalakbay ng inyong lingkod, Lynn Angeles, sa mga pagkilos na pangkalikasan, gayon din ang mga kinakailangang pagkilos dito sa ating lalawigan sa mga isyong pangkalikasan. Magandang araw po sa inyong lahat. At kagaya po ng ating binanggit, ano ho, ang topic ho natin ngayon dito sa ating programa, Lynn Angeles on Board, Love Lynn Angeles, ay isa tungkol sa isang advokasya na talagang napakalapit po sa puso ng inyong lingkod. At talaga naman pong naging bahagi na ng aking buhay at humulma na rin sa aking buhay sa serbisyo publiko. Ang aking binabanggit ay ang itinuturing ko na ho na hindi lamang simpleng bahagi ng aking profesyon, kundi bahagi ng isang misyon at isang bokasyon sa buhay. Ang akin pong tinutukoy ay ang gawain ng isang environmental advocate, environmental warrior, at gaano ito kahalaga, lalo na sa panahon ngayon. So yan ho ang ating pag-uusapan, usapang misyong pangangalaga sa ating kalikasan. At kasama po natin ang isa sa akin hong kapatid at kamandalakbay sa journey ng mga pagkilos tungo sa pagpapanibagong anyo ng ating kalikasan. Kasama natin at inuturing nating mission partner sa misyon ng pangangalaga sa ating kalikasan. Ang aking pong binabanggit, ang aking kapatid, ang aking kaibigan, Ate Beth sa marami, si Mrs. Beth Manggol, na siyang bahagi ng Marinduque Council for Environmental Concerns. Bilang ano na nga ba ang posisyon natin ngayon? Ate Beth, siguro ho, pabatiin muna natin si Ma'am Beth Manggol ng Marinduque Council for Environmental Concerns.
Makakalikasang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ni Bukal Lynn Angeles sa kanya pong palatuntunan. At sa mga sumusubaybay po, napakahalaga pong issue ito pong pag-uusapan po natin ngayon. Okay po. So, si Ate Beth. Ate Beth na lang ang itatawag natin sa kanya. Ano? Kasi siya ay Ate Beth sa marami, lalo na sa kanyang mga younger sisters sa advokasya ng pangangalaga ng kalikasan sa MASEC. Ano ho? So, Ate Beth, pwede bang banggitin mo sa ating mga kababayan ngayon, ano na ang inyong posisyon ngayon sa Marinduque Council for Environmental Concerns? Ako po ang Executive Secretary at Secretariat Head ng MASEC sa ngayon. At ako ay halos magtatatlong dekada na dito po sa gawaing ito na pangangalaga po sa ating kapaligiran. Dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. So sabi nga si Ate Beth ay dyan na nagdalaga at dyan na nagkaasawa, dyan na nagkaanak sa pagkilos, sa pagsusulong ng ikakabuti ng ating kalikasan. So, alam naman natin at naririnig lagi ang MASEC, pero Ate Beth, para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa labas ng lalawigan, nasa labas ng bansa, na gusto pang higit na makilala ang Marinduque Council for Environmental Concerns or MASEC, pwede bang bigyan natin sila ng konting background? Ano ba itong MASEC? Ang MASEC po ay isang church-based o faith-based organization na itinatagpo ng Diocese ng Buac sa pamamagitan po ng unang bishop ng Buac, si Bishop Rafael Lim, at na-inspire po ang pagkakatatag ng MASEC nung nagkameron po ng mine spill sa Buac River noong pong March 24, 1996. At simula po noon, naging advocacy na po ng MASEC ang environmental justice at yung tahasang pagtutulpo sa pagmimina at in general po ay yung pangangalaga sa kapaligiran. Okay. So medyo matagal-tagal na rin ang MASEC sa lalawigan. Ano Ate Beth? Bale, opo. Ilang taon na umiiral ang or ilang taon na nag-ooperate ang o kumikilos ang MASEC as an organization sa lalawigan ng Marinduque? Alos 28 years na po ang MASEC at nagsimula lang kami dati sa tayo po nagsimula lang dati sa 127 ng mga volunteer province-wide, pero ngayon po ang MASEC ay province-wide na rin, pero napakarami na po nating chapter. Present po tayo ngayon sa 170 barangays at meron na din po tayong mga MASEC youth chapters sa Marinduque na magpapatuloy po ng advocacy ng MASEC. So, ilang taon na po ngayon, bali, MASEC? 28 years. Pero, parang recently, nag-celebrate ng anniversary. 28th anniversary ba yun? Akala ko 25th anniversary. 28 years na. So, kita nyo nga naman. Ang Marinduque Council for Environmental Concerns ay katuwang na ng mga Marinduquenyo at binubuo ng mga Marinduquenyo na nagkakaisa sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong nitong tinatawag na environmental justice, bunga ng naging irresponsableng pagmimina na nangyari sa lalawigan ng Marinduque. By the way, totoo yan, Ate Beth, ano, at para sa kaalaman ng ating mga kababayan, naging bahagi talaga ng aking buhay ang MASEC sapagkat sila, ang organisasyon na ito, ang naging parang pundasyon, ang nagbigay din ng napakaraming paghulma sa akin bilang nagsusumikap magmahal sa ating kalikasan. Ano? Nagsusumikap magmahal kasi pinag-uusapan natin environmentalist o
naalala ko tuloy, malapit na ang halalan at laging sinasabi, maraming nagsasabi, ito environmentalist, ito environmentalist, ano? Nangingiti na lang tayo dahil siguro Ate Beth will agree with me when I say na hindi madali na i-claim na ikaw ay environmentalist. Hindi porke kay nagtanim ng isa o kahit pa yata 10 puno, ay ikaw ay environmentalist na. Ano ho? So, Ate Beth, para sa iyo, ano ba ang environmentalist? Or sino ba ang masasabi natin na environmentalist? Mahirap po talagang magpaka-environmentalist sa totoo lang po. Sa akin na lang po, sa personal kong buhay, kailangang i-apply mo kung ano yung sinasabi mo. Halimbawa po, yung paninindigan natin against mining, ina-apply ko to sa sarili ko, sa personal kong buhay. Sinisikap ko na maging isang simpleng ina, simpleng babae, at kita nyo, ni pagsuot ng hikaw, hindi ko man lang pumagawa. Niwala akong singsing, hindi ko rin magawa, wala akong kwintas. Kasi nga po, sinisikap nating magsilbing. Consistent sa advocacy natin at magsilbing inspiration din po sa mga, lalo na sa mga kabataan, ano po na maging simple din para hindi tayo naghahangad ng mga luho, lalo na ng mga gold na kailangan pang maghukay ng maraming mineral, magsira ng maraming bundok para lang sa mga alahas na yaan. Okay, tama po yan, ano? Kasi hindi pwede na maging environmentalist ang isang tao. Kaya nga sabi natin, napakahirap niyang i-claim, eh, no? Opo. Na ikaw ay hindi simple. Kasi ang alam naman natin, kapag ang iyong lifestyle, kaya nga, karamihan ng mga talagang nagsusumikap na maging environmental advocate ay nagsusulong din nung tinatawag na sapat lifestyle. Yes po. Kasi po, hindi pwede na alam naman natin sa bawat, sabi nga natin, lalo na sa panahon na ito, lahat mabilis, lahat shortcut, at lahat ay yung materialism, commercialism, ay bahagi na ng pamumuhay natin sa kasalukuyan. Ang gadgets, na parang lalo na sa ating mga kapatid na kabataan, parang you always have to be in. Yes. Ano, kailangan pag may bagong cellphone na anong tawag dito? Bagong may bagong labas na cellphone, in ka at bida ka kapag ikaw ay may bagong gadget. Kapag ikaw ay laging naka-aircon, mayamanin ka at sikat ka. Di ba? Kapag ikaw ay laging disposable ang gamit, ibig sabihin ikaw ay can afford, di ba, no? But in reality, yan hong aking mga binanggit na yan, sa totoo lang, ay malaking challenge sa kahit sino na mag-claim na siya environmentalist. Bakit ho? Siguro mag-a-agree si Ate Beth. Sa bawat resources kasi, sa bawat item, sa bawat gadget na ginagamit natin, sa bawat item, bottle, bag, damit na sinusuot natin, laging meron hong resources na ginagamit at may mga puno na pinuputol, may mga pagmimina na ginagawa, may mga waste na nage-generate at kaya nga pag medyo hindi sapat lifestyle ang iyong ina-adapt, ay parang hindi consistent kung ikaw ay mag-claim na environmentalist ka. Nagtanim ka nga ng 10 puno sa tree planting, nag-iwan ka naman ng isang botelya, isang bottled water that it will take how many years? Hundreds of years? I think 480, if I'm not mistaken. Bago mawala sa ating environment. So, anong silbi nung itinanim mong 10 puno kung nag-iwan ka naman ng isang yung botelya nga, plastic bottle. At napaka-challenge din yan sa akin, sa totoo lang, dahil malimutin kasi ako lagi, Ate Beth,
ako yung nagsisumikap gumamit lagi ng yung baonan na lang. Kasi that is the more sustainable way of doing things. Opo. Kaya lang lagi kong naiiwan yung aking baonan. Kaya madalas, pag nauuhaw ako, ayan. Sa Masek po, bukal ay SOP na po sa Masek natin, yes. Yan. Na every time po na may mga meeting tayo ay kailangan magdala ka ng iyong bottled para hindi na magpo-produce po ng mga plastic waste, bottles, ng mga plastic bottles at ng waste at hindi na rin maghuhugas ng maraming baso para maubos pa yung tubig. Ayun, kaya ayun, kahit sa mga Masek youth natin po ngayon, talagang pinapraktisa natin yun na magdala po talaga sila ng tumbler para... Bawal na bawal ang opo. Styro. Yes. Sa Masek. Opo. Madalas sa meeting po ng Masek, ang aming kinakainan ay binabalutan. Binabalot sa ano? Sa dahon. Sa dahon. Sasabihin ng iba, ay napaka-backward naman yan. Ano kayo? Primitibo. Pero sa totoo lang ho, sometimes... We want to be environmental advocate, then we cannot afford not to promote also sapat lifestyle. So, mahirap po wakihan. Kaya sabi ko na po, siguro ang mahalaga lang, maaring hindi tayo environmentalist pa, pero ang mahalaga sa ating puso, gusto natin na makapag-contribute sa pagpapanibago ng ating estado ng ating kalikasan. So, pero bago yan, pinag-uusapan na rin lang natin ang kalikasan. Okay lang ba, Ate Beth, pang-inspire? Ito ang ating laging awitin na laging nagpapasigla sa dugo ng mga environmental advocates. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-ulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Sa dagat dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag mo nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Okay po. Yan po ang awitin na laging nagpo-provide ng inspiration sa lahat ng mga environmental advocates at sa, lalo na sa mga full-fledged environmentalists. At ngayon ho sa atin ng pagkukwentuhan ni Ate Beth ay meron ho tayong video na nais na ipakita sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating programa. Alam po ninyo, ang buhay ng inyong lingkod, si Lynn Angeles, ang aking mga pagkilos na pangkalikasan ay nagsimula ho sa isang personal experience. Hindi naman po ako dati na ganito kasidhi ang pagmamahal sa kalikasan. At sabi ko nga po, ako po noon ay nag-aaral ng abogasya. At ang pangarap ko at pangarap rin ng aking mga magulang sa akin ay maging matagumpay na abogada. Pero nabago ho ang lahat dahil sa isang eksperyensya na nangyari sa bayan ng Mugpog noong 1993. Panoorin po natin ito. Inaguri ang puso ng bansang Pilipinas ang Marinduque. Bahagi nito ang bayan ng Bugbog,
na mula noon hanggang ngayon, sagana sa tradisyon at kasiyahan, gaya na lang ng Moriones. At pagpuputo. Sa likod ng mga ngiti at kasiyahang ito ay ang mga pasakit sa epekto ng nakaraan. Ang maladisyertong lugar na ito ngayon ay dating buhay na ilog noon. Marami ang nangyari dito kasi nagkaroon ng kaspa dito. Na ang tubig na umagos dito ay nagmula pa sa tailings pond ng Marapel, na walang ibang uuwian kung hindi itong kailugan ito. Nang mangyari ang pagbaha, natabunan itong lugar na ito. Kaya ito naging putikan. Matatandaang mula 1975 hanggang 1991, nag-operate ang Mark Copper Placerdome Canadian Mining sa Marinduque. At nang bumagyo noong 1993, sumabog ang daluyan ng minahan, kaya kumalat ang toxic waste sa Marinduque. Marami ang nawalan ng hanap buhay, nagkasakit. Kung tutuusin, 40 taon na ang nakalipas, pero ang epekto ng minahan tila walang kupas. Hanggang ngayon, marami pa rin ang walang kabuhayan. Kasama na aking hanggang ngayon, wala pa rin kaganapan yung pinaglalaban. Hanggang ngayon, may naghihirap pa rin sa sakit. Hanggang ngayon po, nagkakatik at tapos ganyan na pong nagsugat mo. At hanggang ngayon, wala pa rin saklolo para sa rehabilitasyon ng namatay nilang ilog. So, okay po. So, yan. Ang video pong yan ay kuha noong 2016. Bahagi po yan ng isang documentary. Subalit, sinubukan ho natin na ipakita muli sa inyo bilang bahagi ng ating programa. 2016 po yan, kaya kung mapapansin po ninyo, walang face mask pa ang mga tao. And medyo naging emotional po ang inyong lingkod ng konti sapagkat ang ilan sa mga nakita ninyo sa video ay mga dating kasama sa advokasya na ngayon ay namayapa na. At namayapa sila, namayapa siya, particular ang dating kagawad ng Barangay Bukbok. At kasama natin sa Masip, si kagawad Manoy, ano ho, na isa rin ho sa tatlo na nagsampa ng kaso sa writ of kalikasan. Kaya yung pong writ of kalikasan ay naipagpapatuloy ng provincial government ngayon, ng MASEC, at saka ng dalawa pang natitirang complainant ay dahil sa inisyatibo ng mga taong ito na hindi natakot magsalita ng mga panahon na yon at hindi natakot na magdala ng kaso sa korte kahit mga ordinaryong tao. So, Ate Beth, naalala ko si Kagawad Manoy. Napaka-husay po at napaka-committed sa advocacy yung si Kagawad Manoy. At talagang I really admire him po. Bakit? Kasi maraming beses siyang ino-offer ng pera, pero hindi po niya tinatanggap. Never siyang tumanggap ng anumang offer o bribery ng mining company at kahit ng politiko, hindi po siya tumanggap.
Kaya talagang nakaka-inspire. Sayang po at maagang nawala si Kagawad Fred Manoy. Kaya alam mo, Ate Beth, isa sa dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng huminto sa ating ginagawa hanggat hindi natin nakakamtan ang inaakala nating para sa ating kalikasan, para sa lalawigan at para sa mga naging apektado ay sapagkat may mga nauna na nakasama tayo na nagsakripisyo at nagbigay din ng buhay nila para sa laban na ito. Kaya walang room ang anumang pagsuko at walang room ang anumang paghinto sa advokasyang ito. So, Ate Beth, samahan mo ako sa ilan sa ating pagbabalik-tanaw sa ilang mga eksperyensya natin bilang environmental advocate dito sa ating lalawigan, dito sa ating bansa. Sapagkat alam po ninyo, ang MASEC ay hindi lang po isang organisasyong pangkalikasan dito sa ating lalawigan, pero maraming salamat sapagkat ito ay isang organisasyon na iginagalang. At naalala ko, Ate Beth, may mga pagkakataon pa na sa mismong mga international forum, mga world summit on sustainable development conferences, ay ang MASEC, representative from MASEC, ay nagre-representa hindi lamang sa MASEC, kundi sa private organizations, sa NGOs, NPOs ng Republika ng Pilipinas. Medyo salamat sa pagkakataong iyon nung mga panahon na iyon. At maaari ba tayong magkwento? Naalala ko si dating na mayapa rin na Konsehal Mike Magalang. Opo, talagang ang dami pong nagawa nitong dating konsehal na si Mike Magalang. At kasamahan natin po sa MASEC. At nakarating siya sa iba't ibang forum, iba't ibang conferences, even in local, national, international forum, para nga po ipaglaban yung ating advocacy sa mining at mapanagot po ang mga mining company. Kahit ako po na isang simpleng babae, nakarating din po ako sa ibang bansa, lalo na sa home country ng Placer Dom sa Canada. At nakakatuwa po na naka-experience akong maka-attend sa General Assembly po ng mga stockholders ng Placer Dom, kung saan isinigaw natin doon kung ano yung mga pinsalang ginawa nila at ano yung mga dapat nilang panagutan dito sa lalawigan ng Marinduque. Kaya po ang MASEC ay ang dami na pong narating, ang dami nang napuntahan na mga venue para patuloy na maipaglaban po itong ating advocacy. At kasama po namin kayo sa mga journey na ito. Ang MASEC ay lagi niyong sinasamahan sa maging ikaw man po ay nasa gobyerno, wala ka sa gobyerno, kasama ka po namin sa journey natin sa pangangalaga sa environment. Lalong-lalo na nga po sa advocacy natin po against mining at mapanagot po ang mga dapat managot sa pagkasira ng environment ng ating lalawigan ng Marinduque. Okay po. Kagaya ng akin hong nabanggit, nabago ang buhay ng inyong lingkod nang dahil sa eksperyensyang nangyari noong 1993 kung saan po ay nagkaroon ng isang insidente na nasira ang Magilagila Siltation Dam na naging dahilan kung bakit bumulwas o umagos at nagkaroon ng flash flood ng mga putik at toxic materials dito sa Kailugan muna ng bayan ng Mugpog. Hindi pa ho nangyayari noon ang mine spill sa bayan ng Buak. Opo. 1993 ho yun, ako ho ay kasalukuyang nag-aaral sa Maynila at grabe ho ang nangyaring yun. Putik ho, hindi ordinaryong tubig, kundi putik na napakabaho ang umagos, hindi lang agos, talagang puminsala kahit nasa kabayanan ng bayan ng Mugpog. Kaya kung mapapansin po ninyo,
ang bayan ng Mugpog, nauso talaga, wala kang makikitang bungalow dyan. Talagang pag nagpapagawa ang bahay, ang unang tinitingnan, lalo na nung mga panahon na yon, ay ang pagbaha. Kaya talagang gagastusan ang pagtatambak ng kanilang paggagawa ng bahay. At nung time ho na yon, ako yan na antig ang aking damdamin nun dahil nag-aaral ako sa Manila ng Ate Beth. Opo. Nag-aaral ng pag-abogada. Pero sabi ko, bakit gano'n ang nangyayari sa bayan ko? Bakit parang ang dami ng mga pangyayaring ganyan? Nagkaroon na ng flash flood, may namatay din nung 1993 na yon. Ay bakit walang nagsasalita? Nung panahon na yon, Ate Beth, walang nagsasalita. Opo. At ang sabi nila noon ay parang takot magsalita ang mga tao. Wala pa namang social media noon. Mm-hmm. Wala pang basta makikita ka sa TV na tungkol sa Marinduque. Kaya sabi ko makauwi nga sa lalawigan at maki-engage. Kaya nung nagsimula yon, 1993 yung malaking pagbaha, 1995 Ate Beth, umuwi ako at sumubok na lumaban bilang konsehal ng bayan. Ang intention ko noon, sa maniwala kayo at sa hindi, ay wala naman akong intention na manalo. Dahil graduating nga ako, fourth year law student ako, ay ba't ko seseryosohin na talagang planuhin na maging konsehal. 1995, lumaban po ako na konsehal. Walang partido, walang pera, walang kahit ano. Ang intensyon ko lang ay magsalita sa entablado. At tawagan ng atensyon ang lahat ng kinauukulan noon para sa inaakala natin na bakit ganito, bakit walang ginagawa. At ewan ko kung blessing in disguise or mission talaga na bago na ho ang aking buhay sapagkat bagamat hindi inintensyon na manalo ng inyong lingkod, nanalo tayong konsehal noon at humawak ng chairman ng Committee ng Environment. Noong mga panahon na yun, Ate Beth, kapag chairman ka ng environment sa bayan ng Mugpog, sa konseho, hindi ka nare-re-elect. Opo, dahil nagagalit ang tao dyan. Dahil laging binabaha ho ang bayan ng Mugpog. So yun ho ang committee na nahawakan ko at nagdire-diretso na ho. Hanggang sa ako ay napunta na, nagkaroon naman ng mine spillage sa buwak ng 1996, konsehal po ako noon. Sabi ko, ang hirap pala na ikaw ay nagsasalita, na ikaw ay isang bayan lang ang nire-representa. Kaya yun ho ang dahilan kung bakit lumaban naman ako na bokal ng lalawigan. Bagamat wala ring partido, wala ring pera na talagang gagamitin para manalo. Pero sabi ko, kailangan may gawin. Kaya doon na nagsimula na tayo ay naging bokal ng lalawigan at dire-diretsong naging chairman ng Committee ng Environment sa Sangguniang Pandalawigan. At nabago na nga po ang aking career, hindi na naging abogado. Ako'y pag tinitingnan ko, Ate Beth, yung aking mga kaklase, noong ako'y nag-aaral ng abogasya ng mga sikat ng prosecutor, mga fiscal na, mga judges na. At balita ko, merong posible na maging manominate na justice ng Court of Appeals. Sabi ko sa aking sarili, tama ba itong aking pinasok? Minsan, tinitingnan ko, pero no regret. Andito tayo, ordinaryong lingkod bayan sa lalawigan ng Marinduque, at patuloy na kumikilos para sa paghahanap ng environmental justice sa ating lalawigan. Pero Ate Beth, sinasabi lagi, ang haba-haba na ng search for environmental justice na yan, may mangyayari ba talaga? At yung iba na hindi naman ako nangingiti nga, yung ibang hindi natin kasamang kumikilos, nag-iintay lang ng resulta at nag-oobserva, siya pa ang naiinip sa resulta. Pero ikaw, kapatid, sa tingin mo, may nangyayari ba dito sa ating pinapagpakapaguran na paghahanap ng hustisya para sa pagkasira ng kaligtasan sa ating lalawigan? May nangyayari po. Napakarami ng nangyari na. Actually, yun lang pong pag-file ng mga kaso ng mga pangkaraniwang mamamayan na mga naapektuhan ng pagmimina
ay isang malaking panalo na na tumindig sila para ipaglaban ang kapakanan ng ating kapaligiran. At kung hindi pa po na-resolve yung mga cases ngayon, ang isa sa mga prayers dun sa kaso po, halimbawa yung Sarita Natal case, ang isa sa prayer doon ay wag na talagang makabalik sa pagmimina ang Marcopper. At nananalo tayo doon, hindi na nakakapag-operate ang Marcopper hanggang sa ngayon. At binabantayan po talaga yan ng mga mamamayan. At by the way, Ate Beth, yun yung nasa monitor na nakikita ninyong picture, yan po ay ilan sa mga anong tawag dito? Plaintiff sa Rita Natal case na isinampa ng mga affected noong 1993 dahil sa 1993 incident. Yan po ay salamat sa MASEC, sa Legal Rights and Natural Resources Center na naging partner ng mga victims. Dire-diretso pa rin po ang kaso na yan at umuusad na. Actually, bukal, the case is malapit na po siyang ma-resolve. Actually, sabi po ni Judge ng RTC Branch 38, magde-decide na po sila ngayong February. Great. Sana po ay favorable sa atin pong mga complainants, sa mga plaintiffs natin na naging biktima ng irresponsibleng pagmimina ng Marcopper at ng Placer Dome, na makamta naman po nila yung hustisya na matagal lang ipinagkait po sa kanila. Correct. And yan po yung mga ordinaryong tao. Kaya nga talagang ang aking paggalang sa ating mga kababayan na mga ordinaryong tao, hindi mayayaman, pero kayang manindigan. Kaya talagang hindi pwedeng huminto eh. Kasi opo, kung ang mga ordinaryong mga kababayan natin na naapektuhan sa simple nilang paraan ay kayang tumindig para ipaglaban ang kanilang karapatan, what more ang mga kagaya natin na nanunungkulan, na inaasahan ng tao na talagang dapat manguna. Kaya dire-diretso. So yun, Rita Natal case, hopefully matagal ho yan, talagang ganyan. Mahaba ang proseso, pero ang mahalaga, may kumikilos at may nangyayari. So may iba pang gustong banggitin ka, Ate Beth? Hindi lang po yung Rita Natal case. Yun nga yung isang kaso na napakahalaga din sa Marinduque ay yung pong writ of kalikasan case nga na final din ang tatlong member po ng MASEC na talagang namatay na po yung isa, si Kagawad Fred Manoy, at yung dalawa po ay sa kabila ng katandaan ay nandun pa rin po ang kanilang commitment, ang kasigasigan, at kahit pa sila ay tinangka na i-bribe, actually inoferan po sila ng malaking halaga, pero nakakabilib po itong mga plaintiffs natin at hindi po nila tinanggap ang malaking offer po ng mining company. And yung pong binabanggit ay tao na nagpapakilala. Tao na nagpapakilala na representative ng company, ganun ba 'yan, Ate Beth? Ano, opo. Baka i-deny ng company, pero meron kasi yung mga tao na nagpakilala at nakipag-usap sa mga taong ito, ano, para iurong na at pumirma sa waiver. Opo. Para at may offer ano po, base mismo sa binabanggit. Ang nakakahanga po dito, ang petitioner po sa writ of kalikasan ay isang mangingisda, isang naglalaba sa ilog, at isang magsasaka. At yan pong kaso nilang yan, ang nagtutuloy, ang naging, anong tawag dito, ang naging dahilan din kung bakit nagawa ng provincial government na mag-intervene. Ibig po sabihin, mas nauna pa na mag-file ng writ of kalikasan ang ordinaryong mga tao na yan. At naging dahilan din para mag-intervene at maging kasama na rin nila ang provincial government sa bandang huli. Kung hindi nagkusa itong tatlong taong
banggitin natin ang pangalan nila, Ate Beth. Si Kamamert Nanete. Opo. Yun atin yung binabanggit ng ordinaryong mangingisda mula sa Barangay Lupak. Si at si Ate Elisa Hernandez, Elisa po. Elisa Hernandez na isang maglalaba diyan sa Barangay Balimbing. Opo. At ang namayapa na nga po na binabanggit namin kanina, dating kagawad at kasama namin sa Maset, Fred Manoy. Fred Manoy, ano po. So sila po yung original three na nagsampa ng writ of kalikasan. Petition for writ of kalikasan. Opo, Bukal. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa provincial government dahil tinugunan po nila yung appeal ng MASEC na mag-intervene dun sa kaso na yan. Sa ganong pagkakataon po ay mas papalakas po yung laban nung kaso na yon. Hindi na lang po yung dalawang natitirang plaintiffs, hindi na lang po yung MASEC na nasa likod ng mga plaintiffs, kundi nandiyan na po ang provincial government na siya na po ang tumutulong, sila na yung humaharap para ipagpatuloy po itong laban na to. At salamat po kay Governor Presby Velasco sa agad niyang pagtugon din at sa ating mga kasama sa Sangguniang Panlalawigan, dahil naging unanimous po naman ang decision para mag-intervene ang provincial government sa writ of kalikasan case. So, Ate Beth, may mga pictures dito sa monitor na makikita natin. Pwede bang banggitin natin kung naalala mo ito? Batang-bata pa po ako dito. Oh. Parang bata pa si Isabel. Yan po ay MASEC Youth activity sa bayan ng Mugpog. Opo. Bilang pag-alaala doon po sa binabanggit natin na nangyari noong 1993. Kasi kailangang patuloy na maging buhay ang laban na ito, at ang isa sa pamamaraan ay ang hindi i-celebrate kundi i-commemorate. Alalahanin ang nangyaring insidente noong 1993. At yan po ay parang takbo para sa kalikasan. Ayan ho, mga kabataan ho yan sa bayan ng Mugpog na dinaluhan din ang ilang kabataan mula sa ibang bayan. Ano, hindi ko na lang matandaan kung anong year po ito. Pero isa ho yan sa pamamaraan ng MASEC para panatilihing buhay ang advokasyang ito, at nang hindi malimutan ng mga Mugpogenyo at ng mga Marindukenyo na may dapat ipagpatuloy na laban. Ay, ito namang picture pong ito. Ito, kilala mo ba ito, Ate Beth? Ay, opo. Kasama mo po ay si Norly. Oo, yan ay sa ADB, sa ito po'y sa Japan. Opo. Sa Japan, ano, sana may iba pang pictures. Ito ang ating partner. Ay, okay. Balik na natin. Yan po ay isa sa activity na noon hong 2017, 2018, wala po tayo sa politika. Pero hindi po naman tayo huminto sa pagkilos tungo sa inaakala natin na pagsusulong ikakabuti sa ating kalikasan. At naging pagkakataon naman yung panahon na yon, maraming mga pagkilos, ayan, ang inyong lingkod dyan ay nakaupo, hindi ho bilang bukal, pero yan ho ay sa likod ng Sangguniang Panlalawigan session hall, kung saan kasama po natin ang ibang mga MASEC youth. Balik lang muna natin yon, na kapatid. Yan ho ay naglalabi kami, so hindi po ako bukal niyan. Naglalabi kami noon para wag matuloy yung anong tawag dito, yung memorandum of agreement para muling i-hire ba? I-hire po ang muling i-hire yung mga US lawyers so sa pagsasampa ng kaso, kasi medyo hindi na tayo naging happy sa kinahantungan ng kaso sa US court na isinampa ng provincial government sa ilalim ng mga US lawyers. Pero diyan kaya kami naglalabi diyan ay sapagkat may initiative during the time na sila pa rin ang patuloy na humawak ng kaso na isasampa either sa Pilipinas o sa Canada. So kaya ang MASEC noon ay nanguna kasama ang ilang partners ng mga ordinaryong tao para harangan yung muling pag-commission sa mga US lawyers na ito.
So nariyan tayo bilang ordinaryong mamamayan. Yan din ho ay tayo ay bilang ordinaryong mamamayan, nire-representa natin ang MASEC. Ayan, kasama natin si Bishop, si Sir Rolly Larakas, si Sir Mundoy Ola na konsehal ng bayan ng Mugpog. Pero umuupo kami dyan, hindi bilang opisyales, kundi bilang opisyales ng MASEC. Hindi bilang opisyal ng gobyerno, kundi bilang opisyales ng MASEC. Engaging the Sangguniang Panlalawigan and the provincial government officials during the time para ilahad yung posisyon ng MASEC ng mga panahon na yon. So hindi tayo humihinto, makikita po ninyo dyan na nasa may official man o na posisyon o wala, consistent ang inyong lingkod sa pagsusulong ng inaakala natin na dapat gawin para sa ating kalikasan. May iba pa ba? Ayan. The same, similar activity po yan. Naglalabi kami sa pamahalaang panlalawigan para sa mga ilang issue na may posisyon ang MASEC. Meron pa bang ibang pictures? At ito ay mapagkwentuhan namin. Yan naman ay kami ni Sir Rolly Larakas, ni Kuya Rolly Larakas. Wala rin tayo sa provincial government niyan, tayo ay ordinaryong mamamayan, pero through MASEC at tayo ay pumunta sa Austria upang iparating sa mga bansa sa Europa, particular sa Austria, kung ano ang ating eksperyensya sa pagmimina at the same time ay tumulong sa kampanya nila sa Austria para i-regulate yung materialism ng mga Austrians. Kita nyo ho, tayo ho ay nag-a-advocate ng ating sapat lifestyle at pinapaliwanag natin sa kanila kung ano ang epekto ng laging pagpapalit, halimbawa ng cellphone, ng mga iba-ibang gadgets, ano ang connection nito sa pagmimina at ano ang epekto nito sa mga bansang kagaya ng Pilipinas at iba pang bansa na naapektuhan ng malawakang pagmimina. Meron pa bang ibang picture? Ayan, isa yan sa naging partner natin sa Austria at inikot natin ang lahat halos ng syudad ng Austria from north to south, east to west. At ito ho ay gusto kong ipakita sa inyo. Paano ko ba ito mapapakita? Ito ho ay isang memorabilia na ibinigay sa akin ng mayor ng Arnoldstein sa Austria. Ang Arnoldstein po ay isa sa city na kung saan ay naging host ng malawakang pagmimina rin. Pero nagawa nilang i-convert yung kanilang dating mining site into a big project kung saan nang i-convert ang mga waste ng lahat ng halos maraming cities ng Austria, ng ilang cities sa Austria, at kino-convert nila into a source of energy na siyang nagsusupply ng electricity sa kanilang syudad. So nalimutan ko lang kung ano na nga ba ang pangalan ng mayor ng Arnoldstein. By the way, ang city pong ito ay nasa boundary ng tatlong bansa. Italia, Austria, at Slovenia. So, naikutan po natin ang mga lugar na yon sapagkat umikot na rin tayo sa sinamantala natin na mapunta sa ilang syudad din ng Italia nang tayo ay bumisita doon. So, hindi simple. Ayan. Ay, yan naman ay, ano lang. Ano naman na yan? Side trip na yan. Nang tayo ay nagpunta sa Austria. Ay, para naman makita ninyo na hindi naman boring ang pagiging environmental advocate. Baka sabihin ninyo, napaka-boring naman yan. Hanggang sa Austria ay usapang kalikasan pa ang pinag-uusapan. Hindi naman ho. Nag-enjoy din tayo. Bumisita sa mga Ate Beth, bumisita kami sa mga Pilipino doon at may mga Marindukenyo tayong nakilala doon. Isang Marindukenyo doon ay napangasawa ng isang mayor
ng isang malaking siyudad sa Austria, ang Linz. Kaya ang siya ay taga dito, ang lahi sa barangay Poras, I think. Oh, kaya nag-host siya sa atin ng dinner, gayon din ang ex-mayor ng Linz. Kaya po, sa mga gustong maging environmental advocate, hindi boring ang pagiging environmental advocate. So, ayan naman, Ate Beth, FPE. Kilala mo ang Foundation for Philippine Environment, kung saan tayo ay nanungkula na naglingkod bilang manager, isa sa managers ng Foundation for Philippine Environment. Ang FPE ay isa sa naging partner at partner pa rin ba ngayon ng MASEC. Sumusuporta sa ilang activities kasi ang FPE po, kung saan tayo ay nagtrabaho rin bilang isa sa mga managers nito, ay ang largest grant making institution for the environment outside of the government in the Philippines. So ang kanila pong yan ho ay sa Lamesa Dam sa Marikina Watershed. So baka sabihin kasi ng iba si Lynn Angeles nagbabakawan plantation sa ibalik nga natin yon sa ibang sa ating dito sa ating lalawigan, nagtatanim ng mga puno. Baka akala niyo ho ay gawaing politika lang yan. Hindi ho. Yanong picture na yan ay sa Marikina Watershed. Sapagkat ang rehabilitation ng Marikina Watershed ay isa po sa aming pinondohan ng Foundation for Philippine Environment. So, nasa loob at labas man tayo ng lalawigan, pareho lang ang ating ginagawa at pagtulong hanggat sa abot ng ating makakaya. So, meron pa bang ibang pictures? Ito naman. Kasamang Beth. Yan ay mga kasama naman natin sa PRRM. Opo. Philippine Rural Reconstruction Movement. Isa po sa organisasyon. I could say, isa sa pinakamatandang NGOs sa Pilipinas. Ang Philippine Rural Reconstruction Movement. At ang mga kasama po natin dyan ay mga sapagkat ang inyo pong lingkod ay chairman ng Board of Directors ng Philippine Rural Reconstruction Movement. At ito pong mga kasama natin dito ay bahagi ng movement. Isa ho sa isinusulong na programa ngayon ng PRRM Marinduque Chapter ay ang Bayang Walang Basura, kung saan katuwang ang Coca-Cola Foundation at kaagapay din ang MASEC sa pagsusulong ng programang ito, Bayang Walang Basura. So, yan ho ay ilan sa partners natin na mga barangay. Ano pa po yung iba? Meron pa po ba iba? Okay, yan pa rin ho ay bahagi ng sayang sana na nakita natin yung picture ng nung kanilang mga eco-aids, sapagkat ang Foundation for ang Coca-Cola Foundation with PRRM ay nagdi-distribute ng mga panghakot ng basura in partnership din with some coordinate dito partnership work with MASEC kung saan may mga eco-aids tayo na tumutulong para makolektahin po yung mga basura sa ilang barangay na sakop ng programang ito. May mga barangay mula sa Buenavista, mula sa Bayan ng Buwak na bahagi ng programang ito. At maging Sagasan po, meron okay, din correct. Po. Yan namang picture na ito na nakikita po ninyo ay sa Taiwan. Tayo po ay kasi ay bahagi ng Asia Pacific Greens Network. Yan po ay wala po ako sa politika. Ito po ay nangyari nung ako po ay nasa Maynila ng bahagi ng 9 taon na ako ay nasa Maynila. Sabi ko nga po, nasa loob man tayo o nasa labas ng Marinduque, hindi po tayo huminto. Ang Asia Pacific Greens Network ay isa pong network ng mga environmental organizations and political parties sa Asia Pacific region, mga bansa sa Asia Pacific.
At yan ho ay gumagawa ng ilang pagpaplano kung paano magkakatulungan ang mga iba't ibang organisasyon sa iba't ibang bansa ng Asia-Pacific region. Nariyan din. Okay. Ito ho ang isa sa ating naging partner doon. Siya po ay si Senator Bob Brown ng Australia. Isa siya sa ating naging kaagapay sa ilan din ng mga pagkilos natin sa Asia-Pacific Greens Network. Ang Partido Kalikasan or Philippine Greens ay bahagi ng Asia-Pacific Greens Network kung saan tayo po ay kabilang. Ito ay natatandaan mo ito, Ate Beth. Opo. Andyan kanya eh. Ang namayapang si Ma'am Gina Lopez. Nung siya ay bumisita dito sa Lalawigan at nung siya po ay DNR secretary pa. Pero si Ma'am Gina Lopez ho ay at ang kanyang anong tawag dito, yung kanyang foundation, Bantay Kalikasan Foundation. Na partner din ng ABS-CBN. Actually, yan po ang parang sa corporate social responsibility organization. Ang Bantay Kalikasan ni Ma'am Gina Lopez at ang Foundation for Philippine Environment po, kung saan ako ay naging isa sa mga managers, ay naging partner ho sa maraming programs sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. Kasama na nga po dyan yung pinakita kanina, yung rehabilitation ng Marikina Watershed to make sure na there will be sustainable supply of water sa Metro Manila ay ang amin hong foundation, ang Foundation for Philippine Environment at ang Bantay Kalikasan Foundation ni Ma'am Gina Lopez ay partners. Gayun din sa mga ilang pagkilos na related sa anti-mining advocacy. Okay, yan naman ay isa ay tayo ay I think muling naging bukal. Tayo ay bumalik na bukal ng lalawigan at ipinagpatuloy natin ang pagkilos. Yan naman ay isa sa mga rally na pinangunahan din ng MASEC kung saan ang issue naman ay ang settlement agreement kung saan inooferan ng kumpanya ng Barrick Gold ang lalawigan ng Marinduque ng $20 million kapalit ng pag-urong ng lahat ng mga kaso laban sa kanila at kapalit ng certification na sila ay walang ginawang masama na kahit ano na epekto sa kalikasan ng lalawigan ng Marinduque. Hindi yan katanggap-tanggap, kaya maraming salamat sa pangunguna ng MASEC din at ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkaisa naman ang mga nanunungkulan sa lalawigan noon na hindi tanggapin ang $20 million na ni hindi mo man lang pwedeng gamitin sa rehabilitation, Ate Beth. Opo, hindi po katanggap-tanggap ang mga... Pwede mo po bang banggitin, Ate Beth, kung bakit kasi pwedeng sabihin ng ilan sa ating mga nakikinig, ay bakit hindi nyo pa tinanggap? Ay sayang naman, 20 million yun. E di sana ay may 20 million ang lalawigan. Bakit nga ba hindi natin tinanggap yun, Ate Beth? Paano mo naman po tatanggapin bukal yun? Ang kondisyon ay aaminin ng provincial government na walang nangyari na pagmimina, walang nasira ang Marcopper sa Marinduque, walang nagkasakit. At ang hindi maganda pa ron, yung 20 million hindi mo pa pwedeng gamitin for rehabilitation. Eh kaya ka nga po nag-file ng kaso para sa rehabilitation. So, gagamitin mo lang yung 20 million. Actually, hindi na nga 20 million eh dahil yung lawyer's fee ay babawasin pa po doon. Kaya parang nung time na yon meron ng 7,000. Na nababawasin 7 million nababawasin na lawyer's fee, kaya konti na lang po talaga yung matitira para sa Marinduque. Ayun, so grabe po ang mga conditions, hindi kayang tanggapin ang kahit sino. Kaya ang isa pa doon, yung 20 million ho ay hindi ura-uladang ibibigay, yes, sa lalawigan ng Marinduque. Yun ho ay
ilalagay pa raw sa Cayman Islands. At tayo, yung provincial, yung province ay magsasubmit ng mga project proposal na aaprubahan nila, like pwedeng gamitin sa turismo, pwede daw gamitin. Hindi yun ang kailangan natin during that time. Ang kailangan natin, at yun ang nakalagay sa kaso na isinampa natin, ay yung ma-rehabilitate. Opo. Ang nasirang kalikasan, ang ating ilog ay maisaayos, ang bundok na denuded ay maisaayos, ang mga dangerous dams na nagpo-pose ng imminent danger, sa lalo na sa mga taga-Buwak at taga-Mugpong, ay maisaayos. Ang mga nagkasakit ay matulungan. Yun ang reason kung ba't isinampa yung kaso. Hindi para gumawa ng mga proyektong pang-turismo. Eh, tiro mo po naman. Infrastructure daw. Gagawa pa tayo ng project proposal, dadalhin sa Cayman Island, paa-aprubahan sa kanilang mga board of directors na sila lang ang nakakaalam kung mga sino yon. Ay wala hong matino na opisyal ang kayang tumanggap nun. Kaya maraming salamat ang mga Marindukenyo, mga ordinaryong tao, ang MASEC at ang iba pang mga katuwang sa civil society organizations ay nanindigan at nakatulong din, naging madali sa amin na mga nanunungkulan din. Noon, naging bukal na po ako ulit noon kasi ay na magdesisyon ng kung ano ang makakabuti para sa ating lalawigan sa pangmatagalan. At yun po ay huwag tanggapin yan at ituloy ang laban. Kaya po hanggang ngayon ay andyan pa rin po ang pagsasampa ng kaso sa dito na sa Pilipinas base sa naging desisyon ng provincial government in after consultation din sa lahat ng sectors. So yun ho. Ayan pala. Ito pala, andyan pala naman yung yan ho yung mga ilan sa mga trike na ginagamit ng mga EcoAids na partners ng Philippine Rural Reconstruction Movement kung saan tayo ay chairperson na ginagamit nila sa pagmulekta ng mga basura sa kanilang barangay. Meron pa? Okay. Yan pa rin po. Yan pa rin po yun. The same. Okay, yan po ay mga example ng ilang ocular inspection na ginagawa natin sa field. Kasi hindi naman pwede na bilang lokal na mambabatas at bilang advocate ay ikaw ay hindi mo nalalaman kung ano ang nangyayari sa field. Kaya Ate Beth, di ba, minsan umaakyat tayo sa para makita ang sitwasyon ng sa mindset, kailangan mong tingnan. At pinapahirapan tayo ng company, lalo na nung ang MASEC ay hindi basta-basta nakasapasok. Pinapapasok, opo. Hindi pinapayagang pumasok basta malaman na MASEC. Mm-hmm. Ayun. So, sa ating mga kababayan, mahaba na ang pagkilos ng inyong lingkod ni Ate Beth sa mga isyong pangkalikasan kasama na ang mga issue ng paghahanap ng hustisya para sa nangyari na irresponsibleng pagninina sa ating lalawigan. Sa tingin mo Ate Beth, may ano ba ito? Meron bang at the end of the tunnel? Meron ba po sa tingin mo na makikita natin na success at the end of the tunnel? There is light at the end of the tunnel. Hindi po ako papayag na walang mangyayari. At very hopeful po tayo na mananalo tayo at mapapanagot po natin ang mga dapat managot sa pagkasira ng ating kapaligiran. Kaya nga po, habang ginagawa natin yung pagpapanagot sa kanila, ay ayaw natin na magkakaroon uli ng pagkakataon na makapagmina para maka-focus po tayo sa mga gawain para mapanagot sila. Wala na munang mina sa Marinduque. Uh-huh. Ayun po. At yan naman ay posisyon ng pamahalaang panlalawigan, consistent. Opo. Simula ng 2004, ang posisyon ng lalawigan ng Marinduque as embodied in different resolutions na
inuulit-ulit, nire-reiterate at pinapanibago every term ay ang posisyon natin ay mining moratorium for large-scale mining, in particular sa lalawigan ng Marinduque. Pero Ate Beth, ang DENR, ang legal department, sabi sa amin, kasi nagpasa kami ulit at ang inyong lingkod ay nag-introduce na i-reiterate ang posisyon ng Marinduque na wala munang malaking pagmimina sa lalawigan para makafocus tayo sa kakailanganing rehabilitasyon at reconstruction. Ang sabi ng DENR, legal, hindi raw namin pwedeng gawin yun. Pero, unconstitutional daw yun. Eh, ang ating pananaw, iba ang ating pananaw. Maaring yun ang kanilang pananaw, pero yun ang ating pananaw na kailangan ng ating lalawigan at papanindigan po namin yan dito sa lalawigan ng Marinduque. Unconstitutional, bahala na sa court. Ang court lang naman ang pwedeng mag-declare yes. whether or not ang aming ginawa na legislative measure ay violation of the law or unconstitutional. When the right time comes, we will defend na bilang Marinduqueño na dumanas ng napakalaking challenge, bunga ng irresponsableng pagmimina, hindi unconstitutional ang protektahan namin ang aming environment, ang aming sarili. Self-preservation din ito sa lalawigan ng Marinduque. Dahil naniniwala kami, beyond the caring capacity ng ating lalawigan, ang magkaroon na naman ng malakihang pagmimina, kagaya ng nangyari noon, na medyo hindi nagawa talaga ng tama. Pero bukal, hindi po nag-iisa ang provincial government sa paninindigan na yun. Okay. Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng local government units ng anim na bayan ngayon, lalo na ang Santa Cruz na kasama na po natin sa atin pong no to mining. Ano po? At kasama dati, na natin, opo. Dati limang bayan lang. Lang ng bayan na, ng lalawigan ng Marinduque ang merong ang suporta sa mining moratorium. Opo. Pero ngayon, 100% ng munisipyo sa lalawigan ng Marinduque ay sumasang-ayon sa mining moratorium. Opo, at ang majority... Salamat, Masek. Yes, for po. For consistently, standing sa position na yan and leading also not just the civil society, but at the same time, katuwang ng LGUs sa pagpo-provide ng data, information, para maging evidence-based ang position ng mga LGUs. Opo. At may isa pa pong development bukal na sa panig ng government, maging ang Regional Development Council po na Mimaropa ay meron na rin po sila ng resolution favorably endorsing the declaration of a mining-free province na Marinduque. Kaya nakakatuwa po na marami na pong gains ang MASEC sa haba-haba ng advokasiya. Talaga naniniwala ko, laging merong there is a light at the end of the tunnel. Kaya ngayon po ay ini-encourage na nila ang mga LGUs na i-visit ang mga land use plan para magkameron na ng mga policy at ilagay ang mga areas under mineral protection, strict protection po. Yun. Mm-hmm. So yan ho, ang ating mga pagkilos pagdating sa mga isyong pangkalikasan sa ating lalawigan, Ate Beth, ay hindi naman humihinto. Opo. At ang sabi nga po natin, ang buhay namin ni Ate Beth, parang bahagi na ang pagkilos na pangkalikasan. Kaya, kahit siguro kami ay matulog ni Ate Beth at nakapikit ang mata, ay pwede pa rin kami magkwentuhan ng tungkol sa kalikasan, sa pagmimina, Pero tama yung binabanggit niya, mahirap. Mahirap. Ay, by the way, sa lahat ng ating pinagdaanan, Ate Beth, ano ang iyong other insights pa o learnings na o realization na pwedeng ibahagi sa ating mga kababayan?
ang kailangan lang pong panindigan natin kung ano yung alam natin na tama for the common good. Yan lang naman po ang importante eh, for the common good, hindi yung interest ng sarili lang natin, interest pang politika. Mahalaga lagi nating tinitingnan yung common good para sa kagalingang panglahat at yung kapakanan ng kalikasan over economic, over pondo, yung mga ganyan po. Mas dapat tinitingnan lagi na hindi masasaalang-alang po yung kapakanan ng mga mamamayan at lalo na yung kapakanan din po ng susunod na saling lahi, yung next generation po. Kasi yung pong mining ay extractive yan at saka hindi nga po sustainable. Kaya sana ay talagang tuluyan nang ma-declare ang Marinduque na mining free. At ang ating lingkong sa bahagi naman ng inyong lingkod, Lynn Angeles, isang bagay na aking natutunan at na-realize, Ate Beth, madali lang sumira, madali lang gumawa ng mga bagay na ikakasira ng ating kalikasan. Consciously or unconsciously, may mga gawi tayo na yes, nakakasira po ng kalikasan. Madali lang. Pero yung pag-restore ng sinira natin sa kalikasan, yung pag-reconstruct, yung pag-rehabilitate, ay sometimes hindi sapat ang lifetime para gawin ang pagsira na ginawa sa loob lamang ng ilang oras. So, sana ang lesson dyan, kailangan talaga nating maging conscious. Opo. Ecological sa lahat ng ating ginagawa. Ang sabi po dapat ay ecological conversion talaga. Mm-mm. Sabi ko nga tama naman. Kung ikaw ay iinom sa baso, bakit kailangan pang may istro? Yes. Yung istro na yon will take around mga 480 years bago matunaw sa ating kalikasan, bago mawala sa ating kalikasan. Kung pwede namang reusable na gamit, opo, bakit kailangan na plastic na accumulate ng waste? Hindi yan madali. Hindi ko sinasabi po na ako hindi guilty niyan. Kahit ako po, in spite ng maaring sabihin ng iba na malalim na consciousness ko pagdating sa kalikasan, still, challenge pa rin po sa akin every day ang iwiwas sa mga bagay na makakasira sa kalikasan na pwede namang hindi gawin. Kaya po, it's an everyday struggle. Ang mahalaga po ay pagsumikapan natin na gustuhin muna na gusto nating gawin yon. Kung mag-fail tayo, ulitin lang ulit. Pero ibig ko sabihin, ulitin lang na subukan ulit na umiwas sa mga gawi, pagkilos, or lifestyle na nakaka-contribute sa pagkasira ng kalikasan. Ikalawa, Ate Beth, na gusto kong banggitin, halalan ngayon. Ay, opo. Halalan ngayon. Do you think environmental issues and concerns like mining, issues ng Marinduque sa rehabilitation ay dapat maging election agenda ng mga humaharap sa tao para maglingkod? Dapat po, dapat lamang po na yung ating pong mga mamamayan dito sa ating lalawigan ay at sa bansa. Opo, at sa bansa. Maging sa bansa, dapat maging vigilant din sila at magkausapin, mag-apila sa mga kumakandidato na dalhin yung mga green agenda. Ano po sa pag sinabing green agenda at Beth? Siyempre unang-una na po doon yung mga environmental protection na mga agenda natin at siyempre kasama na po doon yung mining, yung advocacy natin sa mining kasi ang mining nga po ang pinakamalaking dahilan kung bakit nasisira ang ating environment.
at maliit naman ang pakinabang of kaysa sa agriculture, malaki ang pakinabang sa agriculture at sustainable pa. Kaya nga po ngayon sanang election ay maging agenda po talaga ng atin pong mga politiko ang pangangalaga po sa kapaligiran. Sana dalhin nila. At kailangan na, nangingiti kasi ako minsan sasabihin ng iba, ginagamit lang na issue yan kasi halalan. Ano? Pero in reality po, kapag may halalan talaga, environmental issues must be an election issue. Dahil dyan nakasalalay, dapat we're talking about national up to the local level. Dapat alam natin, kung presidente ito, ano kayang effect nito, implication nito sa mga environmental issues and concerns ng lalawigan. Opo. Kung ito ay mananalong senador, ano kaya ang bibit-bitin nitong mga issues? Pro-environment or pro-multinational agencies na medyo hindi careful sa pagpoprotekta ng environment. So, dapat talaga tinitinan sa provincial level, ito bang mga provincial officials na ito ay alaman lang kung ano ang mga isyung pangkalikasan na dapat trabahuhin ng mga officials sa lalawigan, gayon din sa municipal level. So, environmental issues must be an election issue. Yes po, sana yung mga botante din natin ay marunong din, matuto din na iboto yung mga environmental champions. Ano po yung mga nagiging katuwang na din natin sa mga munisipyo, sa sangguniang panlalawigan, na mga nagsusulong po ng environmental protection ng ating pong bayan at ng ating lalawigan. Okay. At maraming salamat, Ate Beth. It's a very productive discussion as usual. Pero higit sa lahat, salamat sa iyong buhay. Salamat sa Diyos sa iyong buhay. Salamat sa hindi paghinto. Kahit may mga pagkakataon na mahirap. Yes, ang, tama maging po. Environmental advocate, both on the official and personal level. Yes po. Mahirap, pero you never stopped. Salamat sa patuloy na paglilid ng MASEC sa civil society ng lalawigan at sa pagiging katuwang din. Now I'm talking din bilang bahagi ng provincial government sa pagiging katuwang ng pamahalaang panlalawigan at ng pamahalaan sa mga pagkilos na pangkalikasan. Maraming salamat sa inyo, sa MASEC. Salamat din po sa pagiging katuwang. Oo, sa pagiging. At tawag ko nga dyan ay mission partners. Yes po. Katuwang sa mission, partners in the mission. So, bago tayo magtapos, Ate Beth, batiin ko lang kasi nag-promise ako. Nakakwentuhan ko kasi ang ilang mga senior citizen sa bayan ng Gasan kanina at nais ko silang batiin sa lahat ng mga senior citizen dyan sa Mahunig, Matandang Gasan, sa Barangay 3, Barangay 2, Barangay 1, sa Tigyon, sa Dili, sa pamumuno ng ating mga presidente. Ano ho? Si Sir Wilfredo Martinez, si Sir Joselito Sales, si Sir Abling Ernesto, si Sir si Mama Asuncion Gonzales, si Ex Kagawad Senyo, si Ma'am Elizabeth Villaruel, si Mama Elisa Guevara, ano ho, si Sir Rustico Villaruel. Maraming salamat po sa isang napaka-produktibo ring pakikipagkwentuhan sa inyo at sa lahat ng mga kapitan ng mga at opisyales ng nasabing barangay. Maraming salamat po sa inyong facilitation sa ating pakikipag-ugnayan sa ilang mga senior citizen sa bayan ng Gasan. Sa ating mga kababayan, isa na namang oras or mahigit ba? Salamat sa Marinduque News Network, sa ating mga kaibigan, sa pag-agapay sa atin dito sa ating programa. At sa lahat ng ating mga kababayan, thank you sa inyo pong pagsubaybay sa programa ng inyong lingkod,
Lovelyn Angeles dito sa Marinduque News Network. Ano po at Ate Beth, meron ka bang panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay? Sapagkat ito ay nasusubaybayan din, hindi lamang sa Marinduque News Network, gayon din sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable. Meron ka bang gusto pang banggitin sa ating mga taga-subaybay? Siguro gusto ko lang pong ulitin yung sinabi ko na kanina, malapit na yung election, local and national election ngayong Mayo. Sana po ay iboto natin po talaga yung may puso para sa kalikasan. Yung magtataguyod ng kapakanan ng mga mamamayan, ng kapakanan ng mga ng ating kalikasan, at yung magtataguyod na huwag nang payagang magmina sa lalawigan at papanagutin yung pong mga company na dapat managot dito sa ating lalawigan. Yun po. Maraming salamat, Ate Beth. Thank you po sa inyong pagbibigay ng panahon para maging partner natin sa talakayan ngayong hapon na ito. Maraming salamat din sa MASEC, sa panguna ng ating chairman ng board, Father Arvin Madla, sa lahat ng mga kapatid sa MASEC. At sa bilang ho panghuli sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ang ating hong lalawigan, ang ating bansa, ang ating daigdig ay nasa isang tinatawag rin na environmental crisis. Nangangailangan ho ng mga environmental warriors, nangangailangan ho ng maraming environmental advocates, nangangailangan ho ng mga environmentalists para maisalba ang daigdig na ito. Mahaba ho ang pagkilos na ito, pero ang mahalaga po, let's contribute sa kung ano ang magagawa natin para maisalba ang daigdig, maisalba ang ating kalikasan, mapanibago at maprotektahan ang kalikasan dito sa ating lalawigan, sa ating bansa. So, sa lahat ho ng mga kabataan, you can join MASEC Youth. Iniimbitahan natin sila. Gayun din sa ating mga kababayan, pwede ho kayong maging miyembro ng mga organisasyon na kagaya ng MASEC para makatulong rin ho sa pagpapalalim ng ating environmental consciousness. At sa bahagi po ng inyong lingkod, nabago na ho ang buhay ng inyong lingkod. Hindi na nga naging abogada, pero sa bawat oras ho ng aking buhay, mahirap ho, pero pagsusumikapan ko ho na maging katuwang ninyo sa misyon ng pangangalaga at pagpapanibagong mukha ng ating kalikasan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating programa hanggang sa susunod na Sabado ho. Samahan po ninyo akong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programa. Sir Myong at mga kapartner sa Marinduque News Network, maraming salamat. Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay Malasakit at Pag-asa para sa Lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon, sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love, Lynn Angeles.